Magandang gabi mga kaparokya ng Nuestra Senora de la Asuncion. Ako po si Brother Alex. Ako po si Teacher Ruby. At ako po si Kuya Alvin. At ito ang Usapang Asuncion, ang malaking kautahan bukod sa Patrona at Inabayang Bulacan. Noong nakaraang Sabado ay inalakay natin kung paano naging Aba si Maria at kung paano pinuno siya ng grasya ng natutunan natin doon kung ano ang ginampana ng Mahal na Birhen Maria sa kasaysayan ng kaligtasan. Kaya nga, teacher, totoo, napakarami natin natutunan mula sa aking panauhin sa gabing iyon si Reverend Father Francis Fuentes. Naalala ko nga ang kanya sinabi tungkol sa dogma ng Mahal na Birhen Maria. Tama. At doon din, nung nakaraang linggo, napanood natin ang dokumentaryo tungkol sa mga tao sa likod ng ganda ng Mahal na Birhen Maria o kinatawag natin mga rekabaleros. Tunay na nakakaanti ang kanilang mga istorya sa likod ng kanilang mga tinagampanan bilang mga tagapangasiwa, tagapangalaga sa kakamit sa Mahal na Birhen Maria. Hindi ba kuya, Alvin, kasama ka nga doon sa dokumentaryo? Siyempre, apakalaking blessing na rin siguro na naging bahagi ako ng rekabaleros. Kasi sa bagay na yun, pag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 
alamin ng Maria. Tama, ang mga taong ito ay nagbabahagi ng kanilang mga talento, ang kanilang kanya-kanyang kakayahan upang maiangat ang kagandahan ng mahal na Diyos. Meron tayong iba't ibang talento, iba't ibang pamamaraan kung paano na papakita ang ating pagmamahal sa mahal na Diyos. Kaya nga mga kaparokya, kung noong nakaraang Sabado ay tinalakay natin si Maria, ang pipakasi ng Bulacan, ngayong Sabado, ating namang pag-uusapan ang relasyon ni Maria sa kanyang bayan. Tama ka dyan, Brother Alex. Ikaw ba, Kuya Alvin, paano ba mailalarawan ang iyong ugnayan sa mahal na Biling Maria? Kaya nga sinabi mo nakaraan, ang mahal na Biling Maria ay tinutuloy ko na bilang ina at reyna. At sa pamamagitan ng mahal na ina, ay patuloy niya akong ginagabayan at tuloy niya akong nalalapit sa ating Panginoon sa Kristo. Ikaw naman, Brother Alex, kamusta ang iyong ugnayan sa mahal na Biling Maria? Siyempre, ang mahal na Biling Maria ang ginagawa mong inspirasyon lalo na sa akin. Ito sa terangan ng edukasyon sa pagtuturo sa mga bata. Ikaw ba teacher? Bilang teacher din, ano ba ang gampanin at paano mo nakukuhala ng inspirasyon ang mahal na Biyeng Maria sa inyo? Ay nako, Brother Alex and Kuya Alvin, abangan nyo ang aking pagbabahagi sa susunod na linggo. Negative teacher, but next week pa? Siyempre, basta abangan mo na lang, Kuya Alvin. Hindi natin sure, magkakaalaman tayo sa susunod na episode. O bago pa kayo magtanong dyan, ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayon? Sa gabi ito ay matutunghayan natin kung paano nagdedebosyon ang mga tao dito sa bayan ng Bulacan sa ating mahal na patron. Kaya naman, episode natin ngayong gabi ay ginamagatang Ang Bihay at ang Kanyang Bayan. Mula sa hindi na bayan tayo ng ating mga kapwa rin naman Diyos, abangan lang natin ang nakakatit ng kwento lang ng mga deboto, ng mga halagiring pwede. Tama ka dyan, Kuya Alvin, pero bago muna natin panoorin ang dokumentalo ito, iwalapan muna natin ang ating mga bisita sa alamin. Siyempre, kung pagbibubuo lang din naman ang ating pag-uusapan, siyempre wala nang iba kundi ang namumuna at natatabuyod ng Panginoon sa mahal na Birhen Maria sa ating bayan, ang Cofradiyar de Nuestra Señora de la Asunción. Pauna na po ang aming pasasalamat sa inyong pagpapaundak sa aming imbitasyon na maging bahagi ng ating programa sa araw nito. Kaya naman po, ngayong gabi na to, nandito po ang ating mga miyembro at tagapamuno ng ating Cofradiyar para mas maintindihan at maunawaan natin ang kanilang ginagawa na pagpapalaganap ng debosyon sa mahal na Birhen. Di ba, Kuya Alvin, kasali ka nga dito sa pamunuan ng Cofradiyar de Nuestra Señora de la Asunción. Baka pwede mo namang ipakilala sa amin yung mga panauhin natin ngayong gabi. Siyempre, sa malaking karangalan na aking pakilala ang aming samahan sa pamumuno na aming Pangulo na si Tita Nora Pelizardo, ang aming advisor na si Dr. Norma Salcedo, at ang aming masipag na miyembro na si Tita Baby, syempre ang aming formator, ikaw yung Brother Alex. So, simulan na po natin ang ating panayam sa gabing ito. Simulan natin sa inyo po, Tita Nona, bilang tagapangulo ng Cofradiyar de Nuestra Señora de la Asunción, maaari niyo po bang ipakilala ang inyong samahan sa ating mga viewers.
Ang Kuprada Nuestra Señora de la Asunción ay isang samahang Binuo upang palaganapin at paigtingin ang pagdedebosyon sa ating patrona Nuestra Señora de la Asunción, lalong higit dito sa Bulacan-Bulacan at mga kalating bayan. So sa makatuwid pala, ang Kuprada Nuestra Señora de la Asunción ang pangunahing samahan o sanay sa parokya nito na nagpapalaganap ng debosyon at paminituho sa Birhen Iniakyat sa lahat. At alam niyo ba, kasalukuin namin advisor, ang siya ding founder ng aming samahan, walang iba kundi si Dr. Norma Salcedo. Maalam niyo po ba yung kwento kung paano na itatagay yung kumulanya ng Asunción? Alam niyo, ang Kuprada, bago yan talagang en toto o the entire Bulacan ay malaman kung ano po ito, nagsimula po yan ng 90 dekada. No, ito po ay sa time ni Father Eben Cruz at sinundan ni Father Teng. Ito po, ang Kuprada ay nagsimula doon sa tinatawag na Twin Confraternities. Ito po yung kambal na kapatiran at ang kasama po niya ay ang Nuestra Señora de la Asunción. Na silang dalawa po ay laging magkasama, laging magkayuto sa tuwing aonsi at akinsi ng bawat buwan. Kaya po tinawag na Twin Confraternities, no? At yan sa pamamagitan ni Father Eden at ni Father Teng, naging tuloy-tuloy po ang ating samahan. Yon. Pagkatapos po, noong time ni Father Mons Albert, dito na po nagsimula na kung saan ang emanidad po ng parokya natin ay naatasan ni Mons Albert na magtatag, magbuo ng isang kopradiya o kapatiran. So, sa pamamagitan po ng inyong lingkod na naatasan, syempre po, tayo sasabihin natin, ito ay isang hamon, isang challenge para sa, hindi lang sa akin, kundi para sa lahat, sa emanidad, sa parokya, na magtatag tayo ng isang kopradiya o kapatiran para natin mabigyan ng karangalan, parangal, may kabuluhan ang ating mahal na birhen ng pintakasi ng Nuestra Señora de la Asunción. Dito po ay talagang aming ginawa at kung ano man po yung mga dapat gawin upang bigyang parangal ang ating ilang birhen ay ginawa po namin sa tulong at patnubay ng ating mga kaparokya at siyempre ang mga pamunuan. No man isang island, hindi po magagawa ng isang tao ito, kundi sama-samang kautakan, sama-samang pagpupursige, sama-samang pagtulong, kung ano po ang nararapat natin gawin upang mapalakas ang ating paminituo, hindi lamang po dito sa ating sa parokya, no? O hindi lamang po dito sa simbahan, kundi lumalabas pa rin po kami ng mga SPPC na kung saan kasama po namin ang mga pamunuan na nagbibigay po kami ng talk about Kuprada, kung ano po ito. Sa nakikita nating pagpupursige ni Sister Nona doon sa ating Grand Marian Procession na sumasali po tayo sa Intramuros at sa Bukawi, isa pong mileage yan para sa atin dito sa ating parokya ng Nuestra Señora de la Asunción. Hindi lamang po ang mga pamunuan, kundi ang buong parokya ang talagang may magandang karangalang ibinibigay para sa ating sambayanan ng Diyos. Maraming salamat po, Tita Norma, para sa napakagandang pagpapaliwanag ng tungkol sa kasaysayan mula noon hanggang sa patuloy na umuusbong, patuloy na lumalago ang debosyon ng ating ng mga tao dito sa bayan ng Bulacan. Kayo naman po, Tita Baby, maaari niyo po mang ibahagi ang gampani ng Kuprada dito sa ating simbahan. Ang ibang mga gawain ng Kuprada na nasamahan ko na every 14th of the month, nagkakaroon ng panayam sa bawat SPPC na napupuntahan ng Nuestra. And after that, after ng panayam, nagkakaroon ng munting sharing. Yung bang patutuo, ano nakuha ang biyaya, ano yung mga panalangin, ano yung naibigay, na pinagkaloob ng
Mahal na Birhen ng Nuestra Senyora. Napakaganda, marami kami natututunan. At isa ang aming speaker, ayan, ayan, napakaganda ang salita, no? So kahit na ganito matanda na kami at siya ang bata, marami kami napupunod. No? At isa pa, nagkakaroon ang ating Nuestra na mamasyal na, no? Nagkakaroon ng Mariang Procession, bukawin, no? Kahit umuulan, bumabaha, talagang lakad siya. Saka sa katedral. Paapat na taon na. Sabi nga, mahirap daw makakuha ng slot yan. Pero ang Nuestra, after 3 years, maka-imbitado pa ulit. Ngayong 4 years, meron na naman tayo, imbitado tayo sa Manila Katedral at nagiging dahilan na nakakalaganap ang ating devotion. Meron pa pala kaming sabatina, no? Every first Saturday of the month. Meron sa Batina, after the Mass, nagro-rosary, may prayer. At after naman ng Sabatina, doon nagpupulong na ngayon. Ang mga pamunuan at ang kung sino gustong matent ng mga masapi at doon napapalaganap na. Nagkakaroon ng mga mukhahi, nagkakaroon ng magandang palo para sa ating mahal na Birhen. At sabihin ko na nga pala, no, pinagmamalaki ko, meron na po tayong sariling karo ng Nuestra Senyora de la Asunción. Sariling-sarili niya, kanya lang. Napakaganda. Nung nakita ko ngayon, talagang naiyak ako. Hindi, sabi nga ni Ma'am Norma, hindi gawa ng isang tao lang yun. Kahit mahirap ka, may piso ka, may 10 piso ka, kasama ka sa naging pintura ng tao. Okay. Tunay niyang napakadaming mga gawain ng Poplasyon de Nuestra Senyora de la Asunción. Ang talaga namang nagpapatibay ng kanilang debosyon dito sa ating bayan ng Bulacan. Sa totoo lang, Teacher Joey, marami naman talaga aktibidades ang kumpradya na nagsimula pa noon hanggang ngayon na talagang patuloy na ginagawa para sa ikagaganda at ikaulat at patuloy na ipapalaganap ang debosyon sa Mahal na Birhen Maria. Kaya di ba maski sa ating mga ninuno noong unang panahon pa lamang ay malaki na yung kanilang pagmamahal sa Mahal na Birhen Maria. Di ba may kwento nga na ang mga matatanda noong araw nag-aalay na kanina sa Mahal na Birhen, nag-aalay na mga unang ani nila sa bukidin sa kanilang mga ati bilang tanda ng pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob, sa mga pangako at mga biyaya ng Mahal na Birhen Maria. So dati pa pala talaga masasabi na namin na marami talaga nangyayari sa ating mahal na ina. At Tita Lona, maaari rin po bang ibahagi mo gaano na po ba patibay ang devotion ng mga tao dito sa ating bayan, sa ating mahal? Dito kasi lang sa napapansin ko mula nung napunta ako dito sa Cupradia, napapansin ko na paigting ng paigting ang devotion ng mga tao dito sa ating patrona, Nuestra Senyora de la Asunción. Katunayan yan, yung sinasabi ng Tita Baby na paglibot ng Mahal na Birhen ng Nuestra Senyora de la Asunción sa lahat ng SPPC. Para ito ay devotion na. Devotion na natin. Na tuwing 15, meron tayong posisyon. Ngayon, sa sinasabi ko nga kanina na itong devotion na ito, napapansin ko na palago na ng palago. Nakikita naman natin to kasi dati, tuwing 15, madaling araw ito ginagawa, wala ganong sumasama. Pero ngayon, marami nang sumasama sa pagposisyon. At sa mga katunayan niya, pag oras ng kapistahan niya, pag oras ng nobena niya, marami nang pumupunta. At isa pang ano niyan ay yung mga answered prayer ng mga tao. Doon mo makikita na yung devotion talaga nila nandun, ganun kalalim. So atin ang narinig mula sa Pangulo ng Kufradya, yung mga pakupusigi ng kanilang samahan para mas mapalaganap yung pagmamahal at devotion at pagkilala sa Mahal na Birhen Maria. Kaya naman, bukod doon, mas nakikilala natin ngayon ang Birhen, kaya ang tulad ng sinabi ni Tita Nona kanina, unti-unti, no? Hindi naman biglaan talaga, di ba, dapat, no? Unti-unti, pero sigurado. Unti-unti, pero sigurado, mas nakikilala, mas tumatatak ang Mahal na Birhen Maria sa kanyang mga devoto. At sa kamalaking tulong din naman, ang dami ng tao na patuloy na nagdedebosyon sa kanya kasi ika nga nila answered prayer kagad sila, Brother Alex. Kaya nga talagang marami ang magdedebosyon sa ating mahal na ina. Bakit nga ba hindi dadami ang mga magdedebosyon dito kung sa tulong niya napakaraming panalangin ang sinagot na? Totoo yan, teacher. Talagang tumutulong at hindi tayo binibigo ng Mahal na Birhen Maria sa ating mga panalangin, no? Kayo po ba, may mga pagkakataon po ba o ano yung pinaka-intense na pagkakataon sa buhay nila talaga tumugon ang Mahal na Birhen Maria sa inyong panalangin? Itabi. Ako sa akin ha, marami.
Pero dahil 8 years na ako dito, sabihin ko nga ulit, sabihin niyo, makulit ako, hindi ako taga Bulacan. No? Pero bakit nagkaroon ng pagkakataon na napagpag ako dito? Kasi nung panahon ko, nung kabataan ko, kasi may itsura ko. Itaas mo ang kilay, maldita, supladita, no? Pero ngayon, talagang down to earth ang pagpapakababa. Walang mga recreation dito, isang Manilena, nakatagal dito, nagkaroon ako ng total conversion. Sa pagdarasal ko sa mahal na Birhen, ramdam na ramdam ko na nasama ka na siya. Ramdam na ramdam ko, parang andyan siya na hanggang yung makap sa'yo, lalo na pagkain. Yung bang hindi mo na alam ang gagawin mo? Yung bang parang gusto mo nang naglaho sa mundo? Na parang api-api ka na, eh ang liit-liit ko na, inaapi pa, no? Parang dito siguro, no, inubog ako na, baby, magpakatatag ka, kahit maliit ka, meron kang silbi. Dito ko nakita sa Nuestra Senora. Dahil talagang noon, maraming problema, siyempre, pamilya, no, dahil viuda na ako, 12 years na, answered prayer lahat, grabe. Pero it took times. Hindi yung sinabi mo ngayon, darating na, no? Talagang ibinigay niya sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon para lumigaya ka. Pero merong isang pagkakataon na sinagot niya ako agad, no? Last Sunday lang. Last Sunday. Nagdasal ako. 9-10 ako nagsimba. Matatawa kayo, pero talagang para akong bata na nag-isip. Nagdasal ako sa kanya ng without knowing, no? Mahal na Birhen, kung bibigyan mo ako ngayon na, katulad nito yung nasa likod ko. Sabi ko eh. Kasi bigla akong lumingon, may nakita ko, no? Tapos, talaga nilang dasal ko. Linggo. Kinabukasan Monday. 9:30 ng gabi, pagod ako. Biglang nag-ring ang cellphone ko. Hello? Baby, si ano to? Imbitahin sana ko. Nalaki yung mata ko, no? Sabi ko, oh sige, titignan ko muna kung pwede ko. Pagkatapos, no? Mahal na Birhen, nagbibiro ka pa. Ang bilis mo naman sumagot. Parang, di ba? Yung bang maliliit, malalaki, para mapaligaya ka, magkakatoo man ang hindi, pinaliligaya ka ng mga yes. Sa iyong palisa. Isa pa, no? Hindi ako taga-Bulacan, bibilisan ko na. Nagkaroon ako ng bahay sa San Francisco. Tapos sabi ko, lilipat na ako, mahal na Birhen. Sana makakuha ako ng bahay malapit sa simbahan. Yung bang maglalakad lang ako. Talagang yun, taintig ko. Tapos sabi ni Emma, Tita Baby, may pinag-uupahan ko, tinignan ko. Kung umira yung pagkasosyal-sosyal mo, nakita mo parang bodega, kalat-kalat, pinapakabait ng kasera mo ngayon sa namin. Ang self-prayer mo, lalakad ka lang kayo na simbahan, hindi ka naman patay sa iyo. Maraming salamat, Mama Birhen, sa lahat ng pagtitig mo sa pananalo. Malaki man at malaki. Tama po, no? Napakaganda ng tinura ng ating Tita Baby na patutuo tungkol sa pagsagot ng Mahal na Birhen Maria sa kanyang panalangin. Kayo naman po, Tita Norma, bilang kayo po ang talagang nandoon sa pinagpundasyon ng Ofradia, paano niyo po naramdaman ang pagtawa po, ang tutulong ng Mahal na Birhen Maria sa inyong Alex, napakagandang tanong kasi answered prayers ako eh. Talagang sa kaibutura ng aking puso, kung ako'y mahirang at maging pangulo at founders nitong Cupredia, alam mo bang parang merong gumulong sa akin na magpagawa ako ng isang umapin. At sa ngayon, sa nakikita siguro ninyo, meron akong alagang life size na Mahal na Birhen inaakyat sa langit na kung saan itong mga kabataan na ito, masabi ko po sa inyo na kapag gusto nilang hiramin, hinihiram nila at ini-display, hindi lamang dito sa atin sa Bulacan, maging sa Malolos, no, maging sa iba't ibang mga dako ng ating SBPC. At alam niyo ba na talagang sa paminto kong ginawa sa ating Inang Birhen, ang tawag ko sa kanya, Inang Birhen eh. Kaya yung mga apo ko, ano ba, nagdasal na ba kayo sa Inang Birhen? Ganyan ang pinakano. Kasi wala na kaming ina, kaya siya yung pinaka-ina namin. Once na meron kang, lalo na ako, no, na meron kang problema, aakap ka lang sa kanya. Para pang pakiwari mo na talagang feel na feel mo na answered prayers, no?
napakarami po, hindi mo po mabibilang, kulang na kulang po ang isulat mo sa papel na ibinigay ng mahal na Birhen para sa akin at higit sa lahat sa aking mga pamilya. Lalo na nga po, yung alam nyo naman ako, gusto ko lahat, laging ang mga apo ko ay sige lang na talagang kailangan sila ay makatapos ng pag-aaral. Pinipilit ko yan sa pamamagitan ng ilang birhen na siyang susubaybay at papatnubay sa akin. At masasabi natin na ang ilang birhen ay ang tinatawag natin tagapamagitan sa ating Ama sa Langit. Siya yung nag-aakay sa atin para tayo ay ibigay o kung ano man yung mga pangangailangan natin sa Kanya. So, yun po yung aking mga talagang hindi ko po makakalimutan at palagay ko pagpantay na ang paako at saka ako makikita ng mahal na Birhen na ito ang talagang devote ng parokya o ng talagang mahal na Birhen inakyat sa langit. So talagang napakasigi ng damdamin na nag-uumabaw sa mga patutuon ng ating mga kasama ngayong araw na ito. Ngayon naman ikaw, Tita Nona, bilang ikaw ang kasalukuyan pangulo ng kofradya, paano tinubo ng mahal na Birhen Maria yung panalangin mo sa buhay mo, sa pamilya mo? Nung mapunta nga ako dito sa kofradya, doon nabuo ang debosyon. Actually, nung araw, may debosyon pero hindi ganon kalalim. So ngayon, nung nandito na ako, mas sumidhi. Kasi every time na manalangin ka sa kanya, laging nitugon. Sarami ng mga biyayang natanggap ko dahil sa kanyang pamamagitan. Kasi kung magdasal ako sa kanya, mahal na ina, ipanalangin mo ko sa iyong anak. Ipanalangin mo kasi, emotional lang talaga ako. Kasi yung mga hiniling ko sa kanya, halos lahat naman binigay niya. Unang-una, nung may sakit yung mga anak ko, lalo si Nicole, meron siya rheumatic. Ipinagdadasal namin yun. Kasi nung nagpapa-check up siya, sabi niya after 3 years, pag 3 years na, at clear na yung check-up, totally wala. After 3 years, meron pa. Sabi ko sa kanya, sabi ko kayo na, tulungan mo ako, tulungan niya anak ko. Kababa naman yung anak ko. Lalaki na, baka hindi maging normal. Baka hindi maging normal yung buhay niya kasi every now and then, may saksak na injection. So after 5 years, tinesting ni doktora, sa St. Luke's, dadala namin sa St. Luke's yan every 21 days. After nung last niya, sabi nung doktora, congratulations ate, clear na yung anak mo. So okay na, masaya kami dahil answered prayer, thanks God. Tapos after yung isa naman si Aina, nagkaroon. Sabi ko, doktora, bakit? Yung siyempre bilang ina, magtataka ka, bakit ba ganun? Bakit? Ba't meron siya nahawa ba? Di ba rheumatic heart hindi naman nakakahawa? Sabi ng doktor, explanation niya, viral, kasi magkasama sa kwarto. So, tinanggap namin na maluwag kasi talagang gano'n. Dapat, isa sa natutunan ko sa kanya, dapat tanggapin mo muna yung problema bago ka humingi ng solusyon. Dapat tanggapin mo. So, tinanggap. Akalain mo, hindi naman kami umabot ng taon. Ilang buwan lang, wala pang isang taon, nag-clear ka agad si Aina. So, talagang gano'n kami kamahal. Nasabihin na, gano'n namin tignan yung pagmamahal ng nuestra, ng mahal na ina sa amin. Tapos lahat ng hilingin ko sa kanya, mahal na ina, kailangan ko ng ganito. Ipanalangin mo ko sa iyong anak. Akalain mo, binibigay. Tapos pag sinabi ko sa kanya na, mahal na ina, bahala ka, hindi ko alam ang gagawin ko, hindi ko alam kung ano ipapanalangin ko sa iyo, pero alam ko may problema, pero bahala ka kung ano ang solusyon, kung ano ang sa tingin mo na ayon. Kaya iniisip ko kung pagka yung dumadating na yung punto na nahihirapan ako sa mga gampanin, nahihiya ako sa sarili ko. Kasi sa dami ng blessing na natanggap ko, hindi ko
hindi ko matalim sa isip ko na iwanan ang kupradya. Hindi ko maano na iwanan siya agad-agad. Kasi yung bang hindi naman sa utang na loob eh, kasi nandun na yung puso mo. Di ba? Nandun na yung puso mo, nandun na yung devotion eh, nandun na. So parang pagka yung kumawala ako sa kanya, paano na? Pag naisip ko, paano na ako? Paano na yung, kasi eh, siya lang yung sandigan ko. Sa ngayon siya yung sandigan ko. Siya yung sinasabihan ko ng kailangan ko na ganito, patnubayan niyo po ako. Kung pwede po, ibigay niyo sa akin to. Alam ko ito mga kabuti sa akin, umidip ko niya. Ganon lang yung, kasi siya na kayo talaga. Talagang napakaganda ng binahagi sa atin ni Tita Nona. Totoo nga brother yung nakasulat sa Bible na ang Diyos ay talagang tapat sa kanya. Talagang meron tayo mga kanya-kanyang story ng ating buhay na kung saan kumikilos ang mahalagdihin Maria sa ating mga panalan. Ikaw ba, teacher? Tulad nga ng mga pinagpapatotoo ng ating mga kasama yun sa iyong buhay, ano ba yung ganap din ang mahalagdihin Maria sa iyong panalangin, sa iyong pangarap sa buhay? Ako, masasabi ko na ang mahal na ina talaga ang naging gabay ko bilang maging isang ina din na sinubok ng pagkakataon. Talagang minsan sasabihin natin, ay parang hindi tayo sinagot. Pero minsan nasagot pala ng Diyos sa atin ay yung matuto kang tanggapin yung mga bagay na hindi naman niya kayang ibigay. Pero katuwang kanya, nalabanan yun, yung pagsubok yun. Talaga namang sa pamilya namin, sa aking asawa, sa aking anak, talagang masasabi ko na hindi kami pinabayaran ng Diyos. Susubukin, pero hindi bibitaw. Amen. Susubukin, pero hindi bibitaw. Ikaw naman, Brother Alvin, Kuya Alvin, sa paanong paraan o kwento ng buhay mo, mas nakita mo yung pagtulong ng mahalaga. Siguro sa araw-araw na lang din na, binibigyan niya tayo ng malakas sa pangangatawan mo, kung ano yung pagkukulang ba na ano, may kusang dumarating na nagpupuna na hindi mo na lang namamalaya na, ay, makaraos na pala itong bagay na ito na di natin alam kung paano nangyayari. Katulad sa Intramuros, nagugulat ka na na pag may activities tayo. Bigla na lang may mag-share o ano ba yung itutulong. So, di talaga niya pinapabayaan ang kanyang mga anak sa lahat ng bagay. Alam natin kung ano yung ibibigay niya sa atin na talagang sapat. Makasingit nga, no? Asa, talagang gano'n ang nuestra. Siya yung gumagawa ng paraan para maitas sa katuparan ang mga gampanin, lalong-lala kung para sa kanya, para sa ikabubuti ng lahat. Isa sa mensahe ko sa mahal na ina ay patuloy niya tayong gabayan, patuloy niya, huwag tayong iwanan, patuloy tayong ipanalangin sa kanyang anak na tayo ay laging gagabayan. May bahagi ko nga lang makabala mga kasama. Naalala ko nung panahon na kami ay sinusubok. Alam niyo bang isa sa pinakamahirap na tanong ng mga tao makakasalamuhan? Nakasalamuhan namin ay yung naglilingkod ka ba sa simbahan? Tapos sinubo ka pa, di ba? Parang sa ating mga tagalingkod, parang yun yung pinakatalaga parang batong ibabon sa iyo. Pero siguro ganun nga talaga. Sabi ko nga, ang mahal na ina nga, di ba? Sinubok mo kanyang ibinigay o inihalay ang kanyang sariling anak. Tayo pa ba na talagang mga alipin lingkod na kanya? Yes. Pabalikan ko yung sinabi ni teacher kanina, no? Tayo ay kailangan nating tanggapin. Bago natin makita, makilala yung mga pagkakataon na ito, talagang kailangan muna natin tanggapin. Dahil, opo, masapos natin tanggapin, like sa second emotion ako ni Alex na yung acceptance. No, yung commitment mo, no, yung acceptance mo na talagang kausap puso mo yung pagtanggap kung ano man yung ibibigay yes, sa iyo. Huwag kang magsalita ng against kung ano man o kung ano man. Acceptance at ito ay talagang ibibigay niya ng buong buo para sa iyo. Tama. At umaalala nga natin, ang mahal na bilang Maria ganun din. Tinanggap niya yung plano ng Diyos, di ba? Ako ay alipin ng Panginoon, yun na yung dahilan ng ulap, yung title ng ating Facebook page. Tinanggap niya, at ano nangyari? Sa bandang huli, sa kalwalhatian ng kanyang anak, iniakyat din siya sa langit, katawan at kaluluwa. Alam niyo, talagang napakaganda ng talakayan natin sa araw na ito. Kaya sa mga viewers,
viewers natin na nandyan sa kanilang tahanan. Kung may mga kwento kayong katulad ng ating mga miyembro ng kupra dyan na nandito, baka naman maaaring ang mga kwento at ang mga alad ng mga pagsubok nito ay maging pundasyon din ng ating simbahan. Sa mga nagnanais pong sumali sa kanila, sa kupra dyan de Nuestra Señora de la Asunción, maaaring niyong kausapin ng isa sa kanilang mga miyembro o mangyari kayo ay magmensahe sa ating Facebook page ng Bulaw. Kaya nga po iniimbitahan namin kayo, pinaanyayahan. Bilang panghuli po, mga kasama, mensahe nyo na lang po sa mga taga-Bulacan-Bulacan tungkol po sa ating debosyon at pagmamahal sa mahal na Virgen. Bilang tagapangulo ng Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción, iniimbitahan po namin kayo na makiisa sa aming samahan na naglalayo na ipalaganap ang ating mga ang ating debosyon, lalong-lalo na sa mga karating bayan natin. Pero simulan po natin dito sa ating bayan. Kaya po ako po naniniwala na lahat tayo dito sa Bulacan ay mayroong debosyon. Ano po natin? Ilabas po natin. Ipakita po natin sa lahat yung debosyon na nandun nasa ating puso. Ilabas po natin. Ipakita po natin sa lahat para ang biyaya po ay maging magbunga. Yun lang po. Maraming salamat. Muli, maraming salamat po sa pagtugon niyo sa aming MBB. Kaya naman ang gabing ito ay naging makabuluhan dahil mas nakilala namin at napalalim ang ating pagkaunawa sa debosyon, sa pagmamahal, at syempre sa ating pag-iing isang pamayanan bilang isang parokyan ng Nuestra Señora de la Asunción. Ngayon ay pinagdadasal namin lahat nating mga taga-Bulacan na marami pa ang maikayat na maging bahagi ng Kongresa de Nuestra Señora de la Asunción. Naku, di ba dito natatapos ang ating episode? Abangan nila ang susunod na dokumentaryo na tunay naman talaga nakakaanim na ating gusto. Talaga ba yan, Kuya Alvin? Ihahanda ko ang aking sarili para sa nako naman, kayo pa nagtalo pa. Itong story na ating mapapanood ngayong gabi ay talagang pinaghandaan at pinagsaliksik ng ating mga eksperto upang makita natin kung paano ba nagiging inspirasyon ang Mahalang Birheng Maria sa iba't ibang anyo ng buhay sa mundong ito. Muli po, ako si Teacher Jumi. At ako naman po si Kuya Alvin. At ako po si Brother Alex na nagsasabi, mga kaparokya, well days na lang ang isang bayan 2019 na. Huwag mong kalilimutan na i-like at i-share ang ating mga video at i-like ang ating Facebook page na una at gamitin lamang ang hashtag na hashtag Viva Asunción 2019. Taos-puso po ang aming pasasalamat sa ating mga kapalihan, sa ating BPC Exego, Kompleja de Nuestra Señora de la Asunción, Soho, at sa lahat ng taong naging kabahagi ng programa. Ito ang Usapang Asunción, ang malaking kapuntahan bukol sa Patrona, Reina, at inang bayang Bulacan, Nuestra Señora de la Asunción. Viva Asunción!